Itong meal na to, importante to kasi una sa lahat, mataas to sa protein. Number one, number two, mataas din to sa fiber. Pero mababa to sa fat o yung tinatawag nilang low fat, high protein diet. Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po, bibigyan ko kayo ng isang meal na kinakain ko kapag gusto ko mag-lose ng weight or kung gusto ko mag-diet. Okay? Itong meal na to, importante to kasi una sa lahat, mataas to sa protein. Number one, number two, mataas din to sa fiber. Pero mababa to sa fat o yung tinatawag nilang low-fat, high-protein diet. Okay? Yung protein kasi, importante yun sa katawan natin, especially sa muscle mass natin. Okay? Kapag nag-lose tayo ng weight. Para hindi natin ma-lose yung muscle mass natin, kailangan natin kumain ng enough protein every day and ganun din sa fiber. Kung hindi tayo kakain ng enough fiber, ang pwede mangyari niyan, pwede tayo magkasakit kasi yung fiber, nagbibigay yun ng tulong sa immune system natin, sa bones natin, at saka sa joints natin. Okay? Kung hindi tayo kakain ng enough fiber, ang mangyayari niyan, pwede tayo ma-injury habang nagbubuhat tayo or habang ginagawa natin yung daily activities natin. Yung fat naman, importante rin yun sa diet natin kasi kung kakain tayo ng mga high fat content food, ang mangyayari niyan, tataas yung body fat natin sa katawan natin o yung percentage ng body fat natin, tataas yun. Instead na mag-lose tayo ng weight, ang mangyayari niyan, magigain tayo ng weight at saka magigain tayo ng body fat. So, kailangan iwasan yung mga fatty foods. Okay? At saka gusto ko rin sana sabihin, itong meal na to, kinakain ko to usually kapag nag-prepare ako sa bodybuilding contest kasi yung bodybuilding contest ko is 15 na, so malapit na siya, so kailangan kong mag-prepare, mag-diet. Yung mga pagkain na katulad nito, kinakain ko to palagi kapag prepare ako sa bodybuilding contest, okay? Pero bago po upisahan tong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week. Para hindi nyo po ma-miss yung lahat ng video ko, kailangan nyo pong i-click yung bell button dun po sa baba nitong video. Para once na nag-upload ako ng bagong video, mananotified po kayo. Okay? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi po ako nutritionist or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, isi-share ko po yun dito sa YouTube channel ko para mag-guide ko kayo at matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Una po sa lahat, bibigyan ko po muna kayo ng isang tip bago kayo kumain or pagkagising nyo sa umaga. Okay? Kasi itong tip na to, importante to. Okay? Ginagawa ko to palagi. Every time na pagkagising na pagkagising na pagkagising lang. Pagkagising ko sa umaga. Okay? So, ang gagawin nyo, una sa lahat, kailangan nyong uminom ng tubig ng at least 1 glass to 2 glasses ng tubig na may lemon. Okay? Kung wala kayong makitang lemon, pwede na rin yung kalamansi or yung lime. Kahit alin doon, kailangan nyong uminom noon at least 1 glass or 2 glasses every day or every morning. Okay? Bago kayo kumain, pagkagising nyo, yun ang gagawin nyo. Okay? Kasi maganda yun sa katawan natin. Para malinis yung katawan natin, yung unang iinumin natin or yung lalagyan rin sa katawan natin, yung fresh na tubig na may lemon. Okay? Kasi yung lemon, mataas yun sa vitamin C. Kung iinom agad tayo ng tubig na may lemon or may lime or may kalamansi, maganda yun kasi una sa lahat, maglalagay tayo ng malinis na tubig sa katawan natin at saka may vitamin C. Okay? So, sasabihin ko na ngayon yung meal na kakainin nyo. Una sa lahat, bibigay ko muna yung mga ingredients na kailangan nyo para pagluluto nyo itong pagkain na to, alam nyo yung mga ingredients. Number one na ingredients na kailangan dito, yung kanin tuna in sunflower oil. Okay? Makakabili kayo kahit sa supermarket, so kailangan nyo bumili nun. Isang kanin tuna lang. Pangalawang ingredients naman, ito yung itlog. Okay? Kailangan nyo ng 4 na itlog para sa pagkain na to, okay? So, yung pangatong ingredient naman, ito yung mixed vegetable. Bumili kayo ng mixed vegetable sa supermarket, yung naka-frozen, yung nakalagay na doon yung iba't iba klase ng mga vegetables para yung mixed vegetables na yon ready na yon. Ang gagawin nyo na lang, lulutuin nyo na lang siya. Okay? Tapos, yung last ingredients naman, ito naman yung mga seasonings. Yung mga seasonings naman, katulad ng hot sauce, ng paminta, ng asin, ng parsley, at saka paprika. So, iba't ibang klase ng mga seasonings. So, nasa sa inyo na lang yan kung gagamitin nyo itong seasoning or kahit walang seasoning, kung gusto nyo ng ganong pagkain lang, okay lang. Okay? So, ayun yung mga ingredients na kailangan nyo para magawa nyo itong meal na to. Okay? Oh, sorry, bago ko makalimutan, kailangan nyo rin pala ng rice. Okay? Kasi yung rice, yun yung magiging carbohydrates nyo. Yung tuna, ayun yung ulam nyo. Tapos yung rice, ayun yung kanin nyo. Diba?
So, yung rice, ayun yung magiging carbohydrates nyo, okay? So, yung kailangan nyo kumain ng rice din. So, sinasuggest kong rice, kung makakakain kayo ng basmati rice, mas maganda kaysa sa jasmine rice. Kung wala kang option yung jasmine rice, okay na rin yun. So, una sa lahat yung number one, yung mixed vegetable, okay? Ang una nyong gagawin, yung mixed vegetable, lulutuin nyo muna yon sa isang pan, okay? Kumuha kayo ng isang frying pan. Yung tip ko sa frying pan, kailangan na gamitin nyo yung frying pan na non-stick. Okay? Kasi yung non-stick frying pan, ang gagawin nyo, syempre, kaya sa drawag na non-stick, hindi nyo na kailangan gumamit ng oil. Okay? So, pag nilagay nyo na yung vegetables doon, hindi nyo na gagamitin ng oil kasi yung oil mataas yun sa fat, sa saturated fat especially. Okay? Kung gagamit kayo ng iba't ibang klaseng mga frying pan, ang mangyayari niyan, gagamit kayo ng oil kasi ang una sa lahat, iniiwasan natin yung oil kasi yung oil mataas nga yun sa saturated fat. Para maiwasan natin yung saturated fat, gumamit na lang tayo ng non-stick frying pan, okay? Makakabili kayo ng non-stick frying pan sa iba't ibang mga supermarket, hindi siya kamahalan, or kung gusto niyo bumili sa online, mas maganda na rin para kayo makapili nun, okay? So, ang una yung gagawin, yung frying pan, papainitin nyo muna, tapos pangalawa, ilalagay nyo dun yung mixed vegetable o yung frozen mixed vegetables. Ang gagawin nyo, 10 minutes to 15 minutes, lutuin nyo muna yung mixed vegetable dun sa frying pan. Tapos pag naluto nyo na yung mixed vegetable dun sa frying pan, tapos ang gagawin nyo naman yung can of tuna, ilalagay nyo naman yun dun sa frying pan ng mixed vegetable. Okay, paghahaluin nyo na sila. Pero tandaan nyo, yung can of tuna, ang gagawin nyo, kasi may oil yon. So ang gagawin nyo, tatanggalin nyo muna yung oil nun, okay? Sasalain nyo muna yung oil nun, nung tuna, bago mo ilagay sa mixed vegetable sa frying pan, okay? So once natanggal mo na yung oil dun sa tuna, ang gagawin mo na, paghahaluin mo na yung mixed vegetable at saka yung tuna. Kapag naghalo mo na yung tuna at saka mixed vegetable, ang gagawin mo siya, ilagay mo lang siya sa frying pan within 5 to 10 minutes uli. Okay? So, habang niluto mo itong tuna saka itong mixed vegetable, ang gagawin mo naman, dun sa itlog mo, kailangan mo siyang i-boil. Okay? Pakuluan mo siya. So, habang niluto mo ito, kumbaga, kung meron kang dalawang kalan, ilagay mo sa isang kalan yung apat na itlog. Para habang nagluluto ka sa isang kalan, niluluto rin yung itlog mo para ma-boil. Okay? So, yun yung dalawang kailangan mong gawin habang niluluto mo yung isang pagkain mo. So, nagluluto din yung isang pagkain mo. Okay? So, once na-boil na yung itlog, ang gagawin mo na ngayon, babalatan mo siya. Pag nabalatan mo na yung itlog, ang gagawin mo ngayon, tatanggalin mo yung yellow part niya. Okay? Kasi yung yellow part niya, ayun yung mataas sa cholesterol. Cholesterol na yun, kailangan mong tanggalin yun kasi once nakakain ka ng mataas na cholesterol sa katawan natin, ang mangyayari niyan, tataas yung cholesterol level natin. Ayaw natin mangyari yon kasi pag tumaas yung cholesterol level natin, syempre, mangyayari niyan, pwede tayong ma-high blood at saka kung ano na pang pwede nating makuwang sakit sa high cholesterol na pagkain. Okay? So, sinasuggest ko na kainin nyo lang yung white part ng itlog na boiled. Okay? Kasi yung white part, ayun yung protein na kailangan natin nakainin everyday para tumaas yung protein content natin sa katawan. So, tandaan nyo yun. Tanggalin nyo yung yellow part ng egg. Okay? Kung gusto nyo ilagay yung yellow part, sinasuggest ko na lagay nyo lang yung isang part ng egg, hindi lahat ng apat, okay? So, kung gusto nyo ganun yung gawin nyo, yung tatlong egg, puro white lang, tapos yung isang egg, gawin nyo yung kainin yung isang yellow part na yun, okay? So, pag naluto na yung egg nyo, ang gagawin nyo na ngayon, yung rice nyo, kailangan yung rice nyo luto na rin para pag naluto na yung rice nyo, ilalagay nyo yung rice nyo sa pinggan, tapos ang sinasuggest kong rice na kung meron kayong pangtimbang na pagkain, ang sinasuggest ko na ilagay nyo lang sa 300 grams na rice ang kakainin nyo. Okay? Kasi yung rice, importante yon, yun yung nagbibigay ng carbohydrates at saka energy sa katawan natin. Okay? Kung wala tayong energy or carbohydrates sa katawan, ang mangyayari niyan, manghihina tayo. Especially kung mag-gym tayo, mag-workout tayo, or kung gagawin natin yung physical activities natin everyday, kung wala tayong enough carbohydrates sa katawan, ang tendency niyan, pwede tayong manghina. Kapag nanghina tayo, pwede tayong ma-aksidente. At sa kapag na-aksidente tayo, ang mangyari niya, pwede tayong ospital. Okay? Ayaw natin mangyari yon. So, kailangan natin kumain ng enough carbohydrates. Pero, hindi naman yung too much. Okay? Tama lang. So, sinasuggest ko, kumain ka ng 300 grams ng kanin. Kung meron ka pang timbang-timbangin mo, mas okay yon. Okay? So, pag luto na yung kanin mo, pag naluto na rin yung mixed vegetables mo, at saka yung tuna mo, pag-aluin mo na sila ngayon, ang gagawin mo na ngayon, ilalagay mo na yung mga seasonings mo, okay? So, yung seasonings mo, ilalagay mo siya sa mixed vegetables mo at saka sa tuna mo. So, ang gagawin mo ngayon yan, paghahalu-haluin mo na yung mga seasonings mo. Nasa sa'yo na lang yan kung gano'n mo karaming lalagyan yung
mga seasonings mo. Pero tandaan mo, yung seasoning mataas yun sa sodium. So kung ilalagay mo siya ng napakamaraming seasoning, ang mangyayari niyan, yung sodium tataas yun. Tapos kung mataas yung sodium mo, ang mangyayari niyan, eh pwede rin yun mag-kick sa cholesterol level mo. Okay? So kailangan tansyahin mo lang. Hindi ganun karami, hindi ganun kakonti, dapat tama lang. Okay? So yun yung gagawin mo. Tapos kung gusto mo mong lagyan pa siya ng hot sauce, katulad ko, gusto ko ng medyo maanghang, dagdagan mo rin siya, patakan mo lang siya ng mga ilang patak, ng mga 5 hanggang 10 patak ng hot sauce. Kung gusto mo ng mas maanghang pa, dagdagan mo pa, pero huwag mo na mailagay lahat. Kasi kung lalagay mo yun lahat, eh ang mangyayari niyan, eh baka magka-almoranas ka na. So, iwalangan natin yung iwasan yun, okay? So, ang gagawin nyo na ngayon, pagsamahin mo na yung rice, pagkasamahin mo na yung mixed vegetables, yung tuna, at saka yung mga boiled eggs mo, okay? Tandaan mo, yung boiled eggs, yung white lang kakainin mo, okay? So, ayun yung pagkain mo, ready na. So, isang meal na yan sa isang araw, okay? Kung gusto mo pa ng another meal, ang gagawin mo ngayon yan, eh, mag-subscribe ka muna, tapos susunod kong video, gagawa naman ako ng another meal para sa next mong meal or sa gabihan mong meal. Okay, kung kakainin mo ito sa tangali, ito yung lunch mo. So, sa dinner mo, eh, sa next video ko na yun. So, kailangan mo i-click yung notification button. Pag na-click mo na yung notification button, syempre, mananotify ka na sa mga bago kong video para hindi mo ma-miss yung lahat ng video ko. Yun nga, at saka magbibigay din ako ng next video para sa next na meal mo. Okay, hindi lang sa meal, saka magbibigay din ako ng mga video para sa fitness pag nag-workout sa gym, at saka ito rin, healthy lifestyle, okay? Ito po muna yung video ko ngayon. Sana po itong video ko nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share po natin itong video ko sa lahat na mga taong gusto mag-lose ng weight or kung gusto mag-diet. Okay? Uulitin ko lang po at saka i-update ko lang po ulit kayo sa upcoming competition ko. Yung competition ko, yung bodybuilding competition ko, ay gaganapin sa September 15, 2019. Excited na rin ako at saka at the same time, eh kinakabahan din ako. Okay? Kasi ito yung first time na bodybuilding contest na sasalihan ko sa proper bodybuilding contest. Okay? Kasi yung last year na sinalihan ko, yung bodybuilding contest na sasalihan ko, eh men's physique. Okay? So, magkaiba yung men's physique at saka yung proper bodybuilding. So, i-update ko rin kayo by time to time sa upcoming bodybuilding contest ko. Okay? Ulitin ko lang po, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Para hindi nyo po ma-miss yung video ko every week, sabihin ko po ulit na i-click nyo yung notification button o yung bell button dun po sa baba nitong video para masag-upload po ako ng bagong video, ma-notify po kayo. Okay? Sa ngayon po, nag-upload po ako ng 1 video a week, pero sa future, mag-upload po ako ng 2 videos to 3 videos a week. Para ma-update po kayo nyan, ang kailangan nyo lang gawin, eh, mag-subscribe kayo. At saka, para makita nyo rin ako every week. Diba? So maraming salamat po at saka ito po muna yung video ko ngayon. Kita-kits po ulit tayo next week para sa bago kong video. Okay? Thank you for watching guys. I'm out for today. Peace!